Magandang araw muli, mga bata! Ang ating subject ay Mother Tongue. Ito ay pang grade 2. Ang ating pag-aaralan ay magkasalungat. Ngayong araw na ito, atin yan aalamin ano ang ibig sabihin ng salitang magkasalungat. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Gaya ng ating nasagawian, ang ating Bible verse encouragement ay makikita natin sa Psalms o Awit chapter 121 verse 7-8. Ang sabi, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore." Napakagandang pangako ng Diyos para sa atin. Siya ang magbabantay sa atin, sa iyo, at sa ating lahat. Siya ang magbabantay sa mga susunod na araw. Siya mag-iingat sa iyo ngayon at magpakailanman. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hit mo rin ang bell sa baba ng video na ito upang manonotify ka o mapapaalalahan ka na may panibago akong video na na-upload. Tuloy tayo sa ating pagkatuto. Ang layunin sa araling ito ay maasahan sa iyo o inaasahan sa iyo na makapagsusuri ng magkasalungat na salita na ginamit sa pangungusap o sa isang salita o yung kasalungat ng salitang ginamit. Basahin muna natin ang mga salitang may salungguhi sa pangungusap. Una ay maingay. Pangalawa ay tahimik. Babasahin natin ang buong pangungusap. Ang mga bata kapag hapon na sa aming barangay ay maingay. At pagdating naman sa gabi ay tahimik na sila. Ang salitang may salungguhit ay maingay at tahimik. Pangalawa, si Anna at Emma ay kambal. Si Anna ay matangkad at si Emma naman ay pandak. Ang salitang may salungguhit ay pandak at matangkad. Pangatlo, ang bayan ng Salcedo ay mapayapa. Wala kang mababalita ang kaguluhan mula noon hanggang ngayon. Ang salitang may salungguhit ay mapayapa at kaguluhan. Ang salitang magkasalungat ay mga salitang magkaiba ang kahulugan. Nagsasalungat sila, hindi sila magkatugma. Yan ang ibig sabihin ng magkasalungat. Salungat sa lahat ng bagay, salungat sa itsura, sa laki, sa tangkad, sa hugis, sa kulay, salungat. Ibig sabihin magkaiba. Halimbawa, maingay, kasalungat niya ay tahimik. Matangkad, ang kasalungat ng ating binasang pangungusap ay pandak. Mapayapa, ang kasalungat noon ay magulo. Katulad ng kanina na nakita nating mga halimbawa ng pangungusap na ating binasa. Ayan. Masaya, malungkot. Ayan. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Si Piolo ay malakas, magbuhat. Kahit mahina ang loob niya, patuloy pa rin siyang nagsisikap. Ano kaya ang ating magkasalungat na dalawang salita dito? Tama ka, ito ay malakas. Ang kasalungat niya ay mahina. Yan, kaya mo rin ba magbuhat katulad ni Piolo? Tama tayo kanina, ang sagot natin ay malakas. Ang kasalungat niyang salita ay mahina. Subukan naman natin, panuto, hanapin sa hanay B ang salitang kasing kahulugan ng nasa hanay A. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito ang ating makapagpipilian. Sa hanay A, number 1, malusog. 2, malakas. 3, mahal. 4, manipis. 5, mababa. Sa hanay B naman,
sa A, mahina. B, makapal. C, mataas. D, mura. E, sakitin. Okay. Timer starts now. Ayan, time's up. Ang ating mga sagot ay sa 1, sakitin. Sa 2, malakas, mahina. Sa number 3, mahal, mura. Number 4, manipis, makapal. Number 5, mababa, mataas. So, ayan. Kung hindi mo nakuha lahat ang sagot, huwag kang mag-alala. Mayroon pa tayong isang halimbawa. Panuto, suriin ano ang kasalungat ng bawat salita. Isulat ang letra lamang. Okay, number 1, masaya. Number 2, masipag. Number 3, maganda. Number 4, mabilis. Ang ating pagpipilian ay ito. A, mabagal. B, mapangit. C, malungkot. D, tamad. Okay, timer starts now. Ayan, time's up. Okay, time's up. Ang ating mga sagot, tingnan natin. So, bakit kailangan may timer tayo? Para makita natin kung gano'ng kakabilis. Sumagot, ayan. Ang mabilis o mabagal ng iyong pag-iisip. Ang bilis o bagal. Ayan, ang ating mga sagot ay... Kung nakuha mo lahat ang sagot, ikaw ay napakahusay, napakagaling mo. Ayan, kung hindi mo rin nakuha naman ang sagot, huwag kang mag-alala, pwede mong balikan ang video na ito. Okay, ito ang mga sagot natin sa number 1, C. Ayan, ang masaya, malungkot. Number 2, masipag, tamad. Number 3, maganda, pangit. Maganda ang gawa, pangit ang gawa. Number 4, mabilis, mabagal. So, ayan. Tandaan natin mga bata, sabi natin kanina, ang mga salita o na magkasalungat na salita ay salitang magkaiba ang kahulugan. Hindi sila magkatulad, kaya magkaiba. So, ayan, sana may marami kang natutunan sa ating pinag-aralan ngayon. Maraming salamat! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Huwag mo na kalimutang i-like ang video na ito. God bless! Ingat po tayo! God bless! God bless! God bless! God bless!